Yun! So, hello! Welcome po ulit dito sa Aris TV, ang football channel natin. So, hi! Ganda ng game. Kakatapos po ng Champions League Finals, ano? Nanalo ang Bayern. So, eto na naman ako. Gagawa ako ng parang analysis ng game, ano? So yung mga first na pictures na pinakita ko, yun yung lineup. Tapos siguro yung talking points lang natin is yung goal, ano? Kung paano nangyari yung goal, tapos yung mga ibang pwede nating pag-usapan dito sa nangyari na Champions League natin, okay? So, again, disclaimer lang, hindi naman ako analyst talaga, but we're doing this para naman merong ginagawang football analysis ko, no, dito sa Pilipinas for coaches and players. Kahit na naka-lockdown tayo, at least meron tayong pinag-uusapan, meron din tayong learning, tuloy-tuloy pa rin yung football program natin kahit sa ganitong paraan. Okay? So, exciting ito. Antayin nyo yung mga attempts, tapos kung ano yung pwede kong i-share and pwede nyong gawin. So, yung mga hindi pa nag-subscribe pala sa channel natin, subscribe kayo sa YouTube, Aris TV, and ring nyo yung bell. Yun. So, ang una po, ano, yung nasa pictures na yan na tatlo. First attempt na talagang crucial is PSG. Si Neymar mismo yung nag-create, ano, 17th minute siya. So, ito na naman yung mahiwagang board natin, ano. Pasensya na, mas maganda rin para makita natin, tapos mapag-usapan, and then mapag-aralan natin. Okay? Yun nga, yung video kasi kina-copyright, so bawal siyang gamitin. Anyway, ito yung nangyari. So may true ball kay Neymar. Okay, yellow. I'll use yellow for PSG. Red yung Bayern, ano? So, nung nakalusot yung bola, ano? So, ang maganda sa goalkeeper kay Manuel Neuer, nag-sweep siya. Tapos mabilis siyang mag-close down. So, ganito yung nangyari, yung pass, sakto lang onside, nakuha ni Neymar, nung nakalusot na siya, si Neuer nag-close down na. And then, sumunod na lang itong mga defenders. Although, may nag-slide, pero, na-save po, ano? Na-save po, pumunta sa paa ni Neuer. And then, biglang merong chance na naman si Neymar. Pero, ang ginawa ni Neuer, blinak pa rin niya kasi ito sumunod, ikakatback sana ni Neymar yung bola. Pero ang lesson dito, ano, ang magandang lesson dito is yung performance talaga ni Neuer being goalkeeper. Okay? So, I think yun yung pinakaunang crucial na attempt. Okay? Dito sa game sa 17th minute. Okay? Yun. So, dito naman sa 21st minute, ano, ang first na chance ng PSG. Okay? Ang nangyari dyan sa screenshot picture, ano, na nakita natin. So, ganito yung scenario. Atake po ng PSG, yung red. So, mayroong pass dito sa inside the box kay Lewandowski. So, ang ginawa po niya is quick turn, ano, and then attempt lang siya. Actually, hindi na nga niya tinignan yung goal, eh. So, upon
pansing yung bola na parating, kunesto agad niya, and then quick turn, quick shot. Okay, yung bola naman tumama sa poste. Okay? Yung keeper, he tried to save pero tumama sa poste, ngunit hindi siya pumasok. Okay? Siguro ang lesson po dito, ano, for us, yung ability ng striker. So, dito mismo makikita natin yung mataas na level kung paano talaga mag-score. Okay? Itong Bayern. So yung pag-quick shot kung ako nga lang, ang mas ideal for me is one time touch na lang eh. Pero yun kasi out of position si Robert, kaya ang ginawa niya, sinet muna niya, then nakatalikod, quick shot. Okay? So yung lesson po doon sa finishing is quick shot. Ang mas maganda siguro din is rebound. So pwedeng nung ganito yung scenario, pag pumipwesto pa lang siya and then papaluin yung bola, baka mas maigi na nag-rebound na lang si ano, si Müller or whoever is inside or malapit doon. Kasi ang nangyari, tumama sa post and then eventually cleaner. Okay? Cleaner ng defender. So, kung may rebounder sana doon, si Müller, kung tumakbo siya doon, better. Baka na-convert pa yon. Well, anyway, maganda pa rin yung attempt na nangyari. Okay? Tignan natin yung susunod. Okay, so may sumunod ulit na atake ano ng Bayern. So sa 30th minute na naman, ang nangyari ganito. So ang Bayern kasi dinadala sa gilid eh yung bola, tapos tinatapon na lang dito sa penalty box. So yung bola, nakita nyo dun sa pictures na screenshot ko, ano, tatlo. So pag receive dito, cross, drain up dito sa gitna. Okay? Tapos si Robert Lewandowski ulit, meron siyang header. Nakuha niya yung bola first time and then na-save ng goalkeeper ng PSG. Okay? So, yun ano, second attempt na yun na very crucial. So, every time na yung Bayern kasi pag dinadala sa side is pumipwesto na tong dalawa, 2 or 3 potential receivers, si Müller or si Lewandowski, nakapwesto na po doon sa goal mouth area. And alam na nila pag tapon doon, it's either kunin nila or kukunin ng striker sa likuran. Okay? So, second half na po tayo. Ito pong susunod ay ito na yung winning goal ano dito sa Champions League Finals. Nangyari ito sa 58 minute ng second half. Okay? So, ang nangyari ganito ha, si Kingsley Coman yung goal scorer ng Bayern. So, yung common na pattern na ginagawa ng Bayern ano, so, they bring the ball one side. Pag andito na sa isang side, so, normally, si yung dalawang strikers nila nakapwesto na doon, si Lewandowski tsaka Müller. Okay? And then, nagbigay ng magandang bola. Okay? Overhead pass lang. Parang scoop nga yung ginawa niya eh. Pero, chinip na lang yung bola overhead dito. Lampas sa mga defenders. And then, eksakto po, andun si Coman, header lang ang ginawa niya dito and then target niya dito sa far post. Okay? So parang textbook ano. So kung ikaw kumukuha ng bola dito sa other side, ang target mo lang is far post and eventually yun yung winning goal.
So ano po yung lesson natin doon, ano? So yung previous attempt, yung dalawang attempt ka ng Bayern, hindi naging successful. Okay, pero dito nga, tuloy-tuloy lang, consistent sila sa ginagawa nila, ano? So with a good pass, yung overhead pass kasi nabit na itong mga to eh. Nabit na lahat ng defenders. And then ang ginawa na lang itong Müller tsaka ano, kasi syempre markado na sila yung binabantayan. So ang ginawa lang nila, inattract nila yung defenders. They thought na sila, and then yung bola lumampas going to Coman. And then yun na yung winning goal. Isang header lang dito, and then yun na yung result. Okay? Although alam naman natin na ang Bayern is mas organized, mas consistent. Okay? Unlike PSG. Although PSG may mga attempts din sila, pero hindi ganun, ano? Si Mbappe rin, may chance siyang attempt, pero hindi naging successful kasi outstanding itong goalkeeper ng Bayern, si Manuel Neuer. Okay, for me si Neuer talaga yung ano dito, best player. Okay? I'm not sure kung si Neymar yung pinili ng UEFA sa game eh, man of the match doon sa game. Okay? Ang iba pa, so I think yun yung ano, no? Kasi pinanood ko naman itong game. Ang iba pang talking points is yung referee for me. Maganda yung performance niya. Meron kasi sa latter part ng first half, may parang natumba yung striker ng Bayern, pero nag-aantay ng penalty na call, pero hindi niya tinawag. Okay, so minsan we have to be careful, especially ganitong finals. So good decision yung referee. And then sa huli rin, may mga chances yung both teams. Okay, pero ang final result po is 1-0. So panalo ang Bayern, congratulations. So yung mga lessons na natutunan natin dito, hopefully kayong mga coaches and players dito sa Pilipinas, matuto tayo. Yung sa akin, ah, being a coach, yung flexibility ng Bayern, they are very flexible. Isa pa pala is yung injury ni Boateng. Boateng is their central back. Mga 20 minutes pa lang ng first half kasi parang nag-ano yung hamstring niya. So yung substitution, mayroong pumasok agad, and yung game the same lang. So they were able to make a system. Meron silang routine. May routine na silang sinusunod. I think even if malakas, mahina yung opponent, meron silang ginagawa. Because mga last 20 minutes, nag-ikot na sila eh. Fresh legs na. So I think yun, magandang halimbawa itong ginawa. So congratulations, and I hope natuto po kayo dito sa analysis dito sa Addis TV. Pasensya na, medyo nagpa-practice pa lang tayo, pero ituloy-tuloy lang natin ito para meron tayong pinag-uusapan and meron din tayong lesson, kahit ganito nga, pandemic, pero at least yung football and yung coaching, tuloy-tuloy po tayo. Okay? So, again, thank you for watching and keep safe po tayo ulit. And subscribe yung hindi pa nag-subscribe. Thank you!